Trip mo rin ba yung mga lutong bahay na madalas iandanang yung nanay? Game ka rin bang kumain ng mga sari-saring lokal at exotic na butahe? Iba't ibang sangkap ang ating titigman at pagsasaluhan. Kaya tara na sa isang legendary ka rin din ang matatagpuan dito sa Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Si Grace Soriano, may-ari po ng Seris Calenderia. Nag-start po ang Seris sa may Nepo Mart since 1970 po. Ang may-ari po ay yung biyanan ko, si Arcedi Soriano at si Wilfredo Soriano po. Dito matatagpuan yung mga pagkain pambahay, yung mga kilayin, batute, pakusalad tayo, asadong guya, mga barbecue, sisling sisig, inihaw na ito na may burong isda na may kasamang gulay po. Yung pinaka-bestseller natin, nandiyan po yung crab omelette. Para bang one of the best karinderya na pangmasa dahil sa 40 na putahing kanilang ibinibida. Grabe, parang fiesta. Eh ano pa nga ba? Siyempre, hindi pwedeng mawala ang pinagmamalaking recipe ng pangmalakasan. Mapaulam man o pulutan, hindi ka pwedeng maubusan. Meron po ba kayong authentic na sisig Kapampangan? Yung sisig natin Kapampangan, yun yung may, yung iniiyaw siya, nasangkapan siya ng atay, sibuyas, tsaka kalamansi, asin. Tapos may isa pa tayo, yung sisig matwa. Tenga siya na pinakulo, then iginisa siya sa may suka. Yun yung dalawang version natin na sisig. Meron po kaming mahigit 40 na putahe sa everyday po. Nauubos naman po to. Kasi pinakaano namin is lunchtime. Yun yung pinakamarami naming customer. Nakagisna na nila yung mahilig sila sa iba-ibang ulam kasi malasa. Malasa yung ulam natin eh, tayong mga Kapampangan. Iba kasi yung ano natin eh, yung dila natin pag dating sa pagkain. Kaya dito sa series, binabalik-balikan po tayo. Agree din ako pagdating sa panlasa. Sadyang likas na nga yata tayo mahilig magtimpla. Mapa-restaurant man yan o karinderya, may kanya-kanya tayong ibinibida. Tulad ng crab omelette o parang tortang alimasa, Diyos ko Lord, parang ang sarap ng combination pag ito nang nilapag. Curious din ba kayo kung paano ito niluluto? Pag pumunta po kayong series, recommend po namin yung crab omelette at ituturo ko po sa inyo paano po ito iluto. Maglagay po tayo ng oil, igisa po yung bawang, sibuyas, maglagay po tayo ng tomato paste, tapos ilagay po natin yung crab na laman ng alimasag, tapos po lagyan po natin ng konting kalamansi, tsaka asin po. Pakulo po natin siya ng konti. Pag po tapos na po maluto, crumble lang po yung egg, then ilalagay na po yung meat ng crab. Iniimbitahan ko po kayo na bisitahin po kami sa Seris Carinderia, 9 a.m. to 8 p.m. po. Everyday po yon, Villa Victoria Road, City of San Fernando po. Try nyo po yung bestseller namin, yung sisling sisig, crab omelette, talaga namang manyamang Kenny. Maganda na mga kakainan na mga welcome sa Best Karinderia in Pampanga, Seris Karinderia. Napakaraming putahe, Kaps. Sobra-sobra itong ulam natin ngayon na para bang piyesta. Oh, Karinderia style, lutong bahay. Sumasamayan natin para masarap. Tara. Sana natin. Okay. Let's go. Siguro unahin ko dyan yung chicharon. Cheers. Pampagana. Huwag na muna natin sausaw. Ang datong homemade, homemade. Ito yung homemade nila na chicharon kasi kanina pinakita din kung paano ito prituhin. Kung talaga siyang, hindi siya yung nakapak, niluto siya talaga from scratch. Galing nila magluto ng chicharon, no? Expert! Ang una kong titikman dito, mga kaps, eh syempre yung specialty ta. Pinagmamalaki nila ko. Ito yung crab omelette nila. Excuse me lang, mga kaps, magkakamay na kami dahil nasa karinderya naman na tayo. Mm-hmm. Ito mga kabs, ang omelette, tinahalo talaga sa kanin. At isang nakakatuwa dito, dahil sa Pampangan, inspired pa rin ang mga pagkain nila dito. Asahan mo na dyan yung mga lokal nilang pagkain, katulad ng betute. Ang minamayin nyo kasi yung palakang nilagyan ng palakang. Pag dinisect mo siya sa loob, nalang siyang giniling, tamatis, at saka yung dahon na kung tawagin na sa Pampangan ay alagaw. Napaka-importanting concept or ingredient nun para maging authentic ang inyong palaka. Alam mo talaga yung pagkain ng Kapampangan, no? Abses, first time kong kakain ng palaka. Kapag describe mo na yan, mukhang parang masarap talaga to. Nga, so, ba't buka to? Okay lang yan, kahit ganyan na. Okay, ito na. Palaka, first time, mga
Ay, may yung parang giniling lang siya, no? At saka yung mismong karni ng palaka is parang manok lang siya. Parang siya lumpiang Shanghai. Ito lutong Kapampangan talaga ito, no? Oo, yung betute. At usapang Kapampangan na rin lang. Siyempre, hindi mawawala dyan, mga kaps, ay ang anilang sisig. Ang sisig natin dito ay tinadtad na karne ng baboy na inihaw na sinagyan ng sibuyas. Yun lang siya. Talinaan dito. Ang tawag ko niyang kapses, original sisig. Yan ang original sisig. Tapos kamay-kamay mo, pindot-pindotin mo ng daliri mo, tapos dakotin mo. Yan ang tamang pagkain. May isa pa silang version ng sisig dito mga kaps. Ito naman yung tinatawag na sisig matwa. Sisig matwa. Matwa. Ayan. Ito naman. Kaya ang pinakasisig niya dito is yung suka naman ang ginamit. Mm-hmm. Sa parang sinilaw. Yan, parang sinilaw. Pero ayokong kutsarain. Gusto ko kamayin. Solid, no? Oo. Solid din pala yung sisig ng Celis is parang hidden, ano siya eh. Parang, oo. Kasi pag sinabi mong sisig sa Pampanga, mga kaps, nandiyan sila Ali Lucy, mm-hmm, sila Mila. Pero okay, never underestimate Celis sisig. Ang sarap, no? Totoo. Coming from, gumagawa akong sisig eh, pero nagustuhan ko ito. Pagpasok ko pa lang dito, makikita mo kung paano nila niluto ito. Mm. No? Ang nakakatakam na, ang bango. Ang tataap ka talaga. Ang dami niya kanina, tinatagtad nila sa labas ng Celis. Oh. Karin niya, makakitang-kita mo kung paano ang paggawa. Meron siyang atay ng manok. Sabi nga ni ma'am. Tapos yung sibuyas, yung ginamit nila pula. Although, ang ako, pag gumawa ko sisig, gusto ko yung puti. Kaya pa ako okay din yung pula para medyo may tapang. Kaya panghalo mo yung pula at puti eh. Mm. Mas nangingibabaw yung tapang pag pula. Sarap. Champion. Talagang sisig dito. Tulit na siya. Kasi kung mag-isa mo lang, mga kaps, order ka ng isa, order mong ulam. Kasi yung isang ulam, parang good for two na agad eh. Yung price nila dito, mga kaps, sa isang order mo, napakasulit kasi pang dalawahan to kasi sa... Ang Celis Grandaria pala ay located sa Lasetin Boulevard, along Villa Victoria, perhaps sa Villa Victoria, Lasetin Boulevard, San Fernando, Pampanga. Along the highway lang siya, mga kaps. Meron din silang sabaw, munggo. Ang sarap nito. Yung number 3. Yung number 3 na kaps. Nagustuhan ko itong bestseller ng Abses. Pero hindi mawawala. Meron silang buro. Ang buro ay kadalasan pinapartner yan sa isda. So, meron tayo ditong hito. Pinapartner yan dyan. Tapos kukuha ka ng talong. Pwede rin naman sa mustasa, pero try natin sa talong. Hindi lahat na-appreciate itong buro na to. Pero para sa akin kasi masarap siyang ipartner. Nawiwirduhan sila sa lasa at amoy, pero nagustuhan naman nila. At isa pang nawiwirduhan yung iba, yung version natin ng sinigang. Kasi meron siyang bayabas. So kapag niluto mo siya, nangamoy siya, pag umuusok na, iba yung amoy talaga. Ganun din sinasabi nila. Ay, meron pa isa dito, Kapses, ha? Mm. Ito yung tinatawag na kilayin. Ayan yung kilayin. Ilawin siya, pero kilayin. Imitanin ka pa. Ay, sir, ilawin mo ito. Thank you. Parang nalaman niya. Tawagin na sana kita eh, kasi nabitin ako eh. Sobrang sarap kasi ng mga ulam, kaya isang rice pa ako. Nagdaan ako sa kwento, mga kapsula na. Yan o, mayroong atay, kaya may laman, may taba. Ubus na pala yan. Sama-samahin natin ito. Parang igadu, Kapses. Mm. Yeah. Dami, yan yung counterpart ng igadu na may lokal. Ang panglaban natin ng mga kapapan, kilayin. Kilayin, ayan. Yung Tagalog, kilawin. Parang sabi niyo kasi, tao namin, kilayin. Kasi may asin din siya, no? At konting tamis. Basically, ang lasa niya is parang white adobo. Uh-huh. Pinaputok yung baga. Mm-hmm. Beto muna, tapos magbobo. Tapos ilalagay mo dyan. Yun na yun. Ang sarap lahat. Binukusog na natin si Tata kasi malapit na siya umalis mga kapatid. Oo, malapit na mga kapatid. Sana. Uy, magsabi mo sa mga nag-comment. Ang dami na nag-comment. Oo. Oh. Ang pahal ka. Uy, naalis na ako. Tatanong nila paano na daw tayong dalawa. Mm. Tuloy pa rin po ang relasyon namin. Kahit magalit pa po yung mga asawa. May relasyon po. May mga plano na tayo mga kapatid. Pagpunta ko dun sa... Nakabulat na. Ang program na yun. So, mag-iwaya lang kami or tayo sa video na magkasama kami. Mm. Pero physical. Pero ang content natin, ang pagpapasaya sa inyo, tuloy-tuloy pa rin. Magkasama kami ni Kapses, mapapanood nyo. Kasi parang ganito lang yun, mga Kapses. Kayong mga nanonood, hindi naman namin kayo nakakasama ng physical, pero masaya tayo. Oh. Ganun din naman mangyayari sa amin. Hindi kami magkasama ng physical, pero masaya pa rin ang ilalabas. Yun ang maganda example doon. Parang may ko doon. Sorry mo. Normal na rin ang panahon to. Ngayon yung 52 years, legendary mga kapat dahil dyan, pwede hindi natin lagyan ng malaking speaker.
Celis. Sabi nga, may nyaman geni. Lalo na nandito pa sa Pampanga. Nyaman geni. Masarap dito. Palagi ko itong Celis restaurant na to. May pagmamalaki ito ng Pampanga. At masasabi ko, so far na best sa mga karinderya na nabiting mga kundi sa amin. Dito-dito lang sa amin. Celis na nila. 40 po tayo. Dami yun. Dami ng choices. Napakaganda ng serving. Affordable ang price. Kasi madami yung serving nila mga kapatid. Order ka lang ng isa, dalawa na kayo cash. At saka yung 40 na yun, makap na uubos siya araw-araw. So, muntakin mo lahat yun. Ang lahat ng kinakain mo ngayon ay bagong luto. Kasi nag-ubos ka ako. Magluluto siya naman ng bago. Kasi naman napakasarap eh. Kaya talagang kinapakilig siya ng mga tao. Hindi ko alam kung nakikita sa background kanina. Ang dami ng tao, ang nakapila. Sabay-sabay kasi magla-lunch time na mga. Mamaya pa niyan, meron bang. Kung kayo pumunta dito, sundan niyo lang sa way, Celis Carinderia, yung San Fernando branch. Yung mga galing ng South, galing ng North, na gustong puntahan to at experience. San Fernando branch. San Fernando branch. Celis Carinderia. Hindi nakakapagsisi, makakasarap talaga. At ang iba nga ang tawag nila dito sa Celis Carinderia, Carinderia ng mga artista. Dahil iba-ibang personalidad na rin po ang pumunta dito. Marami na tumingin dito, masigat na tao. Solid yan. So siguro nandito na muna. Baka kasi maubos namin ito. Nakakadalawang price na siya. Hindi pa rin. Grabe. Makasal ko siya. Ngayon, paalam na muna kami dito. Sana nag-enjoy kayo sa pagkain na pinagsaluhan natin ngayon. Kung wala man kayong ulitin nyo, mga kams, ulitin nyo, sabayan nyo kami kumain kung wala kayong kinakain ngayon. At sana may natutunan at nag-enjoy kayo. At sumaya kayo sa episode namin. Nabusog? Natakam? Nag-enjoy? At enjoy natin ang mga nalalabi. Nalalabi talaga. Palitan natin, Ward. Enjoy natin yung mga days na kasama pa natin sa Pilipinas. Yeah. Si Tata. Pero pipilitin natin, sisigapin na yung mga karami ng videos, lalo sa umalit. So dito na muna, tama na muna ang drama. Salamat sa mga nag-comment. Salamat sa nakaka-appreciate. Oh, salamat sa mga papapansin sa bigotik. Ano kasi busy, nakatoto guys. Dito na muna, muli po kami, Ante Melas TV 2.0. Teka, mag-ingat pala muna kayo lagi. Ingat-ingat. Muli po kami, Ante Melas TV 2.0. Na lagi magsasabi, papaalala sa inyo. Huwag niyo makalimutan tayo yung tatandaan. Ang rule number ito, huwag kalimutan na lagi tatandaan. Cheers. Puko ko dito, mga kapatid. Tumutugtog yung background music natin. Oo, ano? Sakto. Cheers. Cheers. Tumulo. Sarap. Manyaman. Sarap magluto ng mga kapampangan. Kenny. Binitin mo ako dun. Bye. Peace out. Friday mo ba, mahal? Sakali ba ako? Sarap lahat. Tindi mo, meron ba? Kung ano, itong... Si Padon, nagugutom na yan. Diyan mo, mahal ka naman, Padon. At saka yan, si... Saka si cameraman, nagugutom na rin. Nanginginig na yung camera niyo. Marami mong salamat, Ma'am Grace. Kaya, sir. Thank you na pala kayo naman, Grace and family. Celis Carinderia sa pag-welcome sa amin dito sa Celis. Celis Carinderia na pala sa Celis. Thank you po sa inyo lahat. Sobra appreciated namin. Shoutouts po sa inyo lahat. Family po, wala ka salamat. Anong una? Ano ba susunod ko? Sigurado ang susunod ko. Sige, matuwa. Ayun, sige. Ayun, mabungo muna ako. Ano? Ganon ka to eh. Ang tarap, may napel ko eh. Kabulit ako to eh. Ano ba 'yung masyado magtatawa? Wala masyado worth it kasi low budget ko 'tong GoPro. Hindi kami nakapag-charge. Pero ito 'yung eksena na bago kami kumain. At ito 'yung mga nakikita namin. Pagkain sa tao, makakaamgan. Ano na 40 plus. 40 plus. Ano, nagputahe. Nakakapangan. Papasada pa ito patas. Sige po kayo, Ma'am Grace, pagtanggap sa Team Galas TV dito sa Celis Carinderia. So, let's go. Kaya tayo? Bye-bye, Ma'am. Ito rin po. Let's go.